gusto ka nila, Hal? Nalito kami sa umaga, kinukulit niya pa yung daddy niya. Pero kanina sinasabi niya, Ki, tas Arnold, nasan daw yung Ki sa golf cart kay Kuya Arnold at nagpapaikot agad yan every morning. Wala pa si Kuya Arnold. Wala. Aling alana? Buti nilugin at... wala yung Ki! Paano nga naman naandan kung wala yung Ki? Wow, very good. Punas yan. Pag nakakakita siya ng pamunas, pinupunasan niya yung table, yung golf cart. Very good. Sana paglaki mo, masipag ka pa din. Towel. Towel, yes. Put it back na. Thank you, anak. Bye-bye daw, Dodi. Bye-bye. Baka nagulat yung iba. Yes, dito kami nagsistay sa warehouse mga CG for now. Hindi pa rin kasi tapos yung ginagawa doon sa bedroom. Grabe, pakita ko sa inyo mamaya. Diyos ko, sobrang gulo na dito. Nandito lahat ng gamit namin. Dahil nga sa nangyari doon mga CG, inanay yung wood planks. Buti nalang natanggal. Pag ako magising, Diyos ko, pero late na ako natulog. Dahil kami ay medyo matagal na mawawala. Almost half of the month. May interval na 1 week. March 10 to 20, nasa Japan kaming dalawa ni Jeloy. And then, babalik kami dito ng 1 week kimo ni tatay and yung mga iba kong work na kailangan gawin. Kasama ko naman si ex at saka si ate Anna, Jeloy. Si Rachel sasama din. 1 week naman kami sa Korea. So, sa Japan, maabutan namin yung winter / cherry blossom. Hopefully, maabutan yung cherry blossom. And then, sa Korea, cherry blossom time naman. Yun, ang dami kong checklist mga CZ. Wala na akong camera stand kasi naka-impake na talaga yung mga gamit ko. For a change, maaga ako nag-impake. Sabi ko nga, mamaya na ako magbablog pag alis namin. Kaso baka magulat kayo, yung huling vlog ay Hong Kong vlog. Tapos biglang Japan vlogs na hindi nyo na alam kung paano ba ako nakabalik ng Pilipinas or what. Ayan na, papunta na sila doon sa bahay. Sinundo siya ni Kuya Marcus, oh. It is now 10:35. Usually ang pasok namin is either 10 or 11 mga CDs. So baba tayo, silipin natin yung aming mini Watson sa baba. Nakita nyo na ba yun? Nandito ang ating daily operations at ang pinakabago natin. Taga all covered ay ito. Yung mga nakalagay kasi dito, ito yung mga pinapak namin everyday para ready to shoot. Pero yung mga boxes nung talagang mga items nasa ibang pwesto ng warehouse. Tsaka yung HQ puno na rin mga CD. And Mr. Dodge is you. Ah, taray! Hindi, joke lang. Lumapit lang pala sa akin. Kala ko, ano na naman ako. Tupos! Tulog yung jelly mo. So aside from our TikTok shop, which is yung pinakabago mga CD, we still have our Shopee and Lazada. Nasa Shopee Mall na kami and Laz Mall. Kaya kahit saan doon, kung saan kayo mas confident bumili, okay lang mga sis. And ang maganda kasi sa amin, for example, binili mo siya today, for sure yan, ship out niyan bukas. Bihira kami na mag-take ng 2 days, not unless launch ng product. Gusto rin namin na nakukuha ninyo agad yung orders ninyo. Kasi si Jello, yun ang lagi yung sinasabi sa amin. Dapat makarating agad na mabili sa mga bumibili yung ating mga parcels. Si Jello sa mga finance, anything about sa money siya, and as well as sa operation sa shop. Pero pagdating doon sa YouTube ko, TikTok ko, lahat ng social media platforms, hindi nila pinapakialaman. Basically, ang role ko is, syempre, of course, mag-promote, pero alam niyo naman mga CZ, ayoko rin ng sobrang hard sell. O yan, nagpapaka-active din ako sa TikTok. Actually, itong content calendar na nakaprint na to ay puro TikTok lang yan. Pag sa YouTube, hindi agad ako lagi nakakapag-upload, pero sa TikTok, super active ko ngayon. So, if I were you, i-follow nyo ako dun mga CZ. Super aliw kasi yung mga hindi nyo nakikita sa vlog, makikita nyo sa TikTok. So, magkaibang content yon. But first, tapusin ko na muna to. Tapos mag-voice over pa ako mamaya na ilang content. Kung ano na nangyayari. Sa TikTok, magbibigay ako ng reservation updates. For the laro. Mukbang! Manga! Nakain niya na manga si Alexi, pero konting kagat lang. Ano? May wag bago ko! Anak mo talaga yan. Eat mo na, eat! Baka maiwan ni Kuya. We're back. Almost done, guys. Ayan, mga last na lang na isushoot dyan. Pero nagpalit ako ng bag. Alam niyo, yung last minute nagpalit ako, first time kong gagamitin to. Hindi ko na to unbox. Medyo marami pa kasing ginawa kanina. So, hindi na ako gaano nakapag-vlog. Baka hindi na kami ihatid ni Utoy kasi nga, parang mas nakakalungkot. Every time na aalis ka, kahit alam mo naman na magte-take some time off ka lang, medyo meron pa rin talagang mom guilt. Kahit na gaano ka kasipag para sa kanya, basta aalis ka, iiwan mo, may mom guilt at hindi mawawala yan. Pero syempre, kailangan kong bigyan ng oras yung asawa ko kasi pag nandito kami as in work talaga. So ngayon puntahan natin sa kwarto niya. For the gate na kami kasi syempre kita lang paalisin. Kami na may mami din ako ulit ka ni daddy. Oh, ni anak ko. Opo. Sino ba nabungo ako? Sino ang makulit?
Daddy! Inaano ka ni Daddy! Ina, hinatid muna namin si X dito para medyo maaliwukin na inay. But, we have to go. Ang hirap pag umaalis. Grabe. Tapos ngayon, ramdam na niya pag aalis kasi kapit na kapit siya sa amin kanina. Pero ang ginawa namin, galing kami parking, diba? Nakatambay kami, hinihintay namin yung sasakyan na dumating galing warehouse. Si X ay pinapasok namin sa loob. Sakto kasi si Marcus hindi rin siya pumasok sa loob kahit bath time niya na. Kasi nga, hinihintay niya si X. Sobrang daming biyahe mga sisi ng aming trip ngayon. So child friendly. Nahanap na rin namin. Alam niyo, hindi nakalagay kung ano yung counter. Nakalagay is boarding gate. So, tinanong pa namin sa information. Immigration, wala pang 5 minutes, no, Jeloy? Dito. Maganda talaga terminal 1. Sobrang init. Pero may night rate. Kaya ganyan. But we have morning gate. Nakasinggaan ng tours dito. Magaling dito na lang. Kita-kits na lang sa Japan. Waiting na lang kasi. Kinakabahan lang ako kasi 2 hours lang yung aming layover sa Narita. Kasi from here sa Manila, papunta tayo ng Narita. Tapos, change tayo ng plane. Narita to Sapporo na yun. Magsa Sapporo tayo, Osaka, and then baka magtukoy din tayo. Here in Japan. Mamaya na yung kwentuhan kasi tutulak pa kami. Isang tren at isang taxi pa. Nadiro muna si Jeloy. First order of business. Usually, card naman ang gamit namin pero if meron lang na kailangan ng cash, yan naman yung wifi. In fairness, ang ganda ng airport nila dito. But, pagdito tayo ng JR. JR, sa basement 1 lang to ng airport. Tren tayo, mga 1 hour. 1 hour nga ba? Nakalimutan ko na. Ni-research kasi namin ni Jeloy. Pero max na yung 1 hour and then taxi na lang 2 minutes. Yun, 2-3. Atin tayo. Kaya nga ni Jeloy yung sa queue doon. And yung card, ang cute. Ayan, hindi pala nakafocus kanina. Ang liit. From platform 6. And then, taxi na kami. Pwede naman subway kasi yung lalaki ng dala namin. Parang sabi ah, less than 5 minutes taxi. Kung matagal yon like yung mga 38 minutes, hindi namin tataxi ni Jello. Baka masyadong mahal. Sabi ko kanina, hindi malamig para nagbabago yung insip ko. Palamig ng palamig. Paglalabas, tas umulan po. For the taxi na at hindi na kaya. Reload lang sa loob. Hotel and we're just right in front ng TV tower. Nabala namin ito. Sinadjust to sa akin ng mga pinsa namin kasi kakapunta lang nila dito. I think basta Feb, last month lang. Harap is resto, tapos ang lobby is first floor. Oh, okay din yung resto na dinaanan natin. Oh. Kain tayo. Sige, sige. Ay, ang ganda. Bigyan na namin yung passport namin. Yung amenities nandito sa lobby, pati water, kukuha ka nga lang. So, kuha tayo ng mga gamit. Ayan, yung mga kinuha namin amenities, body towel, toothbrush, hairband, hairbrush. Dito kami galing. Ayaw, Jeloy. May isa pa. Medyo tight nga lang po siya. Pero maganda. Lalo na yung sa baba. Maliit nga lang. Which is usual naman dito sa Japan yung mga maliliit na hotel. Sa Korea hindi. Mas malalaki pa kahit paano. Nagay ko lang to shower amenities. Ayan. Ayan na muna natin dito.
Tagal ng biyahe namin. Anong oras ba tayo umalis sa bahay kagabi? 8 PM. Tapos nakarating tayo dito ngayon is mag-1 na. So ilang oras na biyahe lahat yun? Lahat-lahat. Pati waiting time. Mga 15 to 16 hours po lahat yun. Inuna kasi namin itong pinakamalayo para pagpabalik namin sa Narita na kami. So Sapporo, ko sure ko mag-Niseko, tapos Osaka, tapos Tokyo. Kasi either way, kung magsasapporo kami, dadaan at dadaan kami ng Tokyo pabalik dahil walang diretsyong flight pabalik sa atin. Kaya naisip namin, ihuli na namin yun. Ito yung restaurant sa baba. As in yung pagpapasok mo first floor. Kasi ba second floor yung lobby? Tapos dito, tanaw yung tower. Ingay ko, ang tatahimik pa man din nila. Ito makakas yung pili ni Jelloy. Kaya itong kaliliit yung portion. Baby Jelloy kasi konti lang. Pwede naka-jelloy mga ganyan. Ito in fairness, tinikman ko na masarap naman ito. Yung kanina, hairy crab siya. This one is pork. Work pa rin yan habang kumakain. Ito na yung last. And tinanong kami kung coffee. Tapos may pinakita kanina beans. Tapos muesli. Pero inuantok na ako. Maliligo muna ako bago matulog. Hindi namin alam kung maglalakad pa ba kami. Kasi pagod na talaga. Parang magpapahinga na lang for today's video. Diba? First day agenda ay matulog mga sis. Nasabi ko kanina, diba, kung gano'ng katagal yung biyahe namin. And alam ko na kami, hindi ako mahilig talaga pumunta ng Japan. Feeling ko lang kasi sobrang fast-paced masyado, lalo na pag Tokyo ka pupunta. Kaya ngayon, we made it a point na sa Sapporo kami mauuna para alam niyo, relax, hindi gano'ng ka-fast-paced yung buhay. Sa Tokyo kasi feeling ko lahat ng tao nagmamadali, which is understandable kasi, diba, work is work for everyday, kailangan natin mabuhay. Pero pag nagpapakasyon ka, ang gusto mo marirelax ka, kaso hindi nakaka-relax pag ang-based ng lahat ng bagay. Lalo na kami ni Jelloy, wala naman talaga kami itinerary pag umaalis. Siguro natitingin kami ng overview, like for example, papunta kami ng Sapporo, Osaka, Tokyo, tapos natitingin kami ng mga tourist spots online, pero hindi siguro yung parang on the dot na itinerary. Kami lang naman ni Jelloy yun, so very spontaneous lang, very chill talaga. Kung gusto mong masulit, by all means, magawa ka ng itinerary. Pero pag gusto mo na chill, hanap ka lang ng mga pupuntahan, ba't ikaw na yung kumbaga bahalang maglagay nyo, depende sa tapo ng araw, if masyado bang nakakapagod o hindi. Pumupunta yung kanina sa office ko, akala niya nandun ako. Tumawag sila eh, nag-aayos ako na ang gamit kanina. Yung na nag-film ako. Sabihin mo, sama ka sa Japan? Sama ka sa Japan? Since kanina, hindi ako gaano makapag-vlog kasi pag may dala ka talaga gamit, tapos nag-train ka at nag-taxi ka, ang hirap. Yung camera ko pa man din, sobrang laki mga sisi. But anyway, paano kami nakarating dito? So, syempre, pumunta muna kami ng airport at ang terminal lang na pili namin airlines, which is Jetstar is at Terminal 1. Hindi si Jetstar yung pinakauna namin gustong piliin. It's just that si Jetstar lang yung may pinakamabilis na papunta dito sa Sapporo. So, from Manila to Tokyo, Narita Airport, 4.5 hours, tapos may layover ng 2 hours, pero self-transfer yun na dadaan ka sa immigration, sa customs, tapos sa arrival hall. We have 2 hours sa aming layover. Umabot naman kami, pero medyo manipis yung 2 hours na yun. Akala ko nga sobra-sobra na yun, since same airport naman, sa loob lang ng Narita yung palitan. Ang haba kasi ng nilakad, ang daming ginagawa ngayon sa Narita, so ang daming reroute, so tandaan nyo yan mga CZ hack. Mabilis yung process, yung mga distance lang for each process yung malalayo. Sa pangalawang flight naman namin after 2 hours, that is Tokyo Narita to New Chitose Airport, which is airport for Sapporo, that is 1 hour and 10 minutes. In all fairness, parehong aeroplano, na delay ng konting-konting minuto pero dumating on time. Grabe, parang feeling ko sobrang bilis talaga nung aeroplano mga CZ. And in all fairness, walang masyadong turbulence. As in, kung meron man konting-konti lang na hindi ako kinakabahan. Sobrang nakaka-amaze sa Tokyo Narita Airport kasi dun sa backdrop, kami na yung naglagay ng tag, tapos pagkapatong mo, halos walang assistance ng human, mas mabilis yung proseso. Tapos sa New Chitose Airport, iniisip ko sobrang liit na airport kasi first time ko rito, hindi mga CZ, malaki yung airport na to. And kahit sabihin mo na northern na ito ng Japan, o malayo na sa Tokyo mga sis, ang ganda ng airport mga sis. And yun nga, pagdating doon, nag-train na kami. Ang train is, hindi pala 1 hour, mga 38 minutes lang mga CZ. Taxi siguro mga maximum 5 minutes mga CZ, tapos yung 500 pesos lang ang binayaran namin. Sabi nga ni Jelloy, sana daw, tinaxi na lang daw namin from New Chitose Airport papunta ng hotel kasi feeling niya hindi naman daw ganun kamahal. But for me, okay din na ma-experience namin yung JR papunta dito para next time alam namin. Si immigration officer naman, actually hindi nga kami kinausap ng immigration officer sa Pilipinas, and as well as dito sa Japan, walang kahit isang tanong. Tinabi lang na tumingin sa camera, tapos yung fingerprint, yun lang. So minsan talaga, depende sa matatapatan mong immigration officer. Yung iba siguro is masyadong matanong, yung iba naman not so much. Pero in
all fairness, hindi pa naman ako parang na-interrogate ng matagal. Si Jelloy, hindi niya na kinaya, hindi na naligo yan at sobrang pagod na daw talaga siya, hindi niya na kaya. Ako, nagtatransfer ako ng files, matutulong, and ayun mga sis. Gagala na tayo bukas. Mahaba ng aking kwento, pero ang ikli kasi nung vlog na to dahil hindi ako gaano makakuha ng clips, ang bibigat ng maleta namin. But thank you so much for watching. Walang saktong itinerary ito mga sisi ha. So tingnan na lang natin mga mangyari sa susunod na araw. Maraming salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye!